Anong kinalaman mo sa nangyari sa anak ko? Wala akong ginagawang masama. Sinungaling! Sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Sa tingin mo ba, kaya kong gawin yon sa isang batang musmos na walang malay? Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Yan, ito po yung mga bisita niya ni tatay. Diba, sila po yung mga kaibigan niya. Tsaka yung mga kasamahan po niya sa kampo. Natatandaan niyo po? Okay lang po ba kayo? Meron po ba kayong gustong sabihin? Bakit po? Alam mo, Ivan, minsan kailangan mo rin isipin ang ibang tao. Huh? Lalo na yung mga nag-alaga at nagpalaki sa'yo. Yung mga pinagkakautangan mo ng loob. Gaya ng aking anak. Gaya ni Franco. Hindi dahil kay Franco, wala ka dito ngayon, Ivan. Hindi ko naman ho nakakalimutan yan. Pwes, ang gusto ko lang ay pantayan niyo ang isa't isa para lagi kayong ligtas, lagi kayong maayos, lalo na ang aking anak. Naintindihan mo? Marcial, ang balita. Nakita na po si Arabella. Ha? Marcial, anong nangyari? Marcial, tell me, walang nangyari masama sa ayaw ko. Sabihin mo, walang masama ko yun sa kanya! Corazon? Nakita na ba si Tiago? Wala pa rin makitang ebidensya sa kanya eh. Pero di pa rin ako titigil. Hanggang di pa rin niya pinagbabayaran ang ginawa niya sa ating anak. Hindi ako papayag na paglaruan mo kami ng ganito, Tiago. Alam kong may alam ka sa nangyari sa anak ko. Kailangan may gawin ako para lumabas ang totoo. Boss, bakit hindi pa natin sabihin kay General ang nangyari? Ano bang nakita natin? Umalis lang siya, di ba? Walang matutulong yun kay General. Wala akong mabibigay na maayos na detalye kay General. At kilala natin yan si Rhian. Madulas yan. Makakalusot lang yan ulit. Kapag sinabi natin yung nangyari kay General, makakatunog si Rhian. Lalo lang natin hindi malalaman yung galaw niya. Saan man siya pumupunta. Ayos ka lang, anak? Oh. Pasensya ka na nagtanong ako, ha? Kasi nakita ko, kita parang malungkot ka. Natatandaan niyo ba kung saan niyo ako una nakita? Dito ho yung banda sa lugar na yun, tama po ba? Ah, oo naman. Sana pwede kong balikan yung araw na yun. Yung hindi ko naaalala yung lahat. Sana nga hindi na ako umalis dito. Dito na lang ako. Kasama ko kayo nila, Iday. Nabubuhay tayo ng tahimik. Ang normal. Yan ang madalas sinasabi ni Ilay sa akin. Sana daw na dito ka na lang. Huwag ka nang umalis. Magkakasama tayo, masaya. Tahimik. Pero hindi natin maiwasan na ibang kinalakhan mo. Siyempre, importanteng malaman mo kung sino ka talaga.
Ready naman ako kung mabuting tao eh. Yun ho yung totoo kong pagkatao. Masama ho ako. Masama yung pamilya ko. Anak ako ng leader ng mga sindikato at ang mga rebelde. Ang daming... Ang daming tao na meron kaming atraso sa kanila. Napakarami. Rhian, hindi mo pa kilala ang sarili mo. Nung wala kang kakilala, kahit sa'yo yung pangalan, hindi mo maalala. Anak, hindi ka masamang tao. Naniniwala ako sa'yo. Nabuhay ako sa pagpapangga. Inihanda ako ng tatay ko para balikan yung taong nanakit sa pamilya namin. Anak, dahil anak nila ako. Pamilya ko sila. At sila yung nagpalaki sa akin, kaya... Ganun yung paniniwala ko. Kaya nagsalat ang mga nangyayari ngayon. Kaya tanong ko na yung sarili ko eh. Kaya tanong ko na ako. Tama ba itong ginagawa ko? Tama pa ba? Kasi... Bakit kailangan may masaktan? Bakit kailangan may lukuhin ako? Bakit kailangan may mamatay? Para makuha yung justisya na gustong makuha ng tatay ko. Kaya mo nagdadalawang isip ka ngayon. Sa mga inuutos nila sa'yo? Mahal ko yung pamilya ko. Mahal ko yung pamilya ko. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Kasi mas nararamdaman ko na mahal ako ng mga taong sinasabi nilang dapat kalaban namin. Na habang pinapasok ko yung mundo nila, nakikita ko na mayroong posibilidad na hindi naman masamang tao yung mga to. Ko na dami ko kasi nadidiskubre na hindi sa sinasabi ng tatay ko eh. Kaya hindi ko na alam kung ano yung totoo. Hindi ko na alam kung sino. Hindi ko na alam. Anong pinaplano mo, Tiago? Bakit mo ginagawa ito? Gusto kong magkaayos na tayo, Corazon. Nabalitaan kong may problema ka sa negosyo mo. At naisipan ko na tulungan ka. Tingin mo tatanggapin ko yung tulong mo? Papayag ako. Sa tingin mo sa ganitong paraan, makakalimutan ko lahat ng kasalanan mo? Ano nga ba ang kasalanan ko sa iyo, Corazon? May problema ka sa negosyo mo na alam kong mahalaga sa'yo at mahal mo. May kakayanan ako para tulungan ka. Kahit sana naman, tanggapin mo ang iniaalok ko sa'yo. Sige, mapayag ako. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mong gawin to. At hindi mo ba kilala kung sinong tao yan? He is a person of interest sa maraming krimen. Ilalagay mo sa masamang posisyon na opisina ko pag ginawa mo yan. Hindi lang ito tungkol sa negosyo ko. Tungkol din ito kay Arabella. Arabella? Anong koneksyon kay Arabella? Kailangan ko malaman ang totoong nangyari tungkol kay Arabella. Wala! Ginawa na natin ang lahat, pero wala tayong nakuhang ebidensya laban kay Tiago. And the only way for me to know the truth is to get his trust.
Ngayon, kapag nakuha ko ng tiwala niya, madali ko lang malalaman ang totoo. Hindi ba yun ang mission mo? Ang malaman ang tungkol kay Tiago! Hindi ba nagtayo na ako ng task force para lang kay Tiago para imbestigahan siya? Kaya hindi mo na kailangan gawin to. Hindi ako papayag. Hindi po pwedeng wala akong gawin, Marcial. Ito lang ang paraan. Para saan ang katotohan ang inahalap mo kung ilalagay mo ng sarili mo sa kapahamakan? Ha? Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Cut that deal. Stop it! It's final. No! I will do it my way! Nakahanda na ba ang lahat ng tauhan natin? Handa na po, General. Pati yung yating gagamitin namin papuntang Aurora. Papalawat po kami bukas ng gabi. Okay, good. Siya nga pala. Maka sa iyo na diretsyong tatawag si Pascal, ha? Tiyakin mo lang na makukuha niyo yung mga armas. General, kailangan lang po natin malaman kay Rhian kung may alam na ang mga militar. Oh. Ayan. Buti naman nandito ka na. Pinag-uusapan ka lang namin ni Franco. May nasagap ka na bang impormasyon para sa amin? May magtititigan na lang ba tayo? Ha? Papunta na ho sila sa mga probinsya ng North Luzon. Wala lang hong kasiguraduhan kung alam na nila yung tungkol sa Aurora. Inaasahan ko na nga ba yan eh. General, pwede nating ilipat ng ibang lugar si Pascal. Rhian, inaasahan kong magagawa mo ng paraan ito. Good. Kumusta nga po pala yung restaurant, ma'am? Ito, hinanda ko na yung mga papers para sa investor ko. Good afternoon, ladies. Am I late? By your silence, I will presume that I'm right on time. Siyang investor ko si Mr. Santiago Guerrero. That's me. If I'm not mistaken, ikaw yung nasa event. Ikaw yung nagpalayas sa akin. Corazon, kasali ba siya sa meeting natin? Or nandito lang siya para palayasin ako? Wala naman pong ganun mangyayari. Basta wala lang pong gulo. No. Siguradong walang gulo na kaya. Because actually, kanya ako narito. Eh, para ayusin ang gulo, yeah. So, shall we proceed with our meeting? Of course. In private? Sige po, Mama. Una na po. Hatid kita. Excuse me. In the meantime, you may order what you want. Miss, could I have a glass of red wine? Vian, can I ask a favor? Pwede ba sa atin na lang ang dalawa itong pagkikita namin ni Tiago? Lalo na kay Marcial at saka kay Jesse kasi ayaw ko lang silang mag-alala. Ma'am, bakit mo siya? He offered and I badly needed help as soon as possible. Official. We're partners again.
Corazon. I promise you, you're not